to my channel. And for today po, nakikita nyo naman sa title below na ang gagawin ko ay Q&A or question and answer portion. So, before ko po simulan yung pagsasagot sa mga tanong, please do hit the like, share, and subscribe button and also the bell button for notifications. Thank you po. Advance, thank you po. So, ito na po. Wait lang. Hanapin ko muna. 12 seconds later. So, yung question po ay nanggaling sa Facebook and sa isang tao lang po siya. So, pero napakarami niya pong questions. Question number one niya is, when did you start vlogging? Okay, so sa natatandaan ko, nag-start ako mag-vlog nung October lang. October 8, 2019. Ngayong year din naman po. And yun pala yung first upload ko na video nung October 8. Pero yung aking YouTube channel is since October 20, 2013 pa po siya. And sa mga nakapanood po ng WH question ko na vlog, sinabi ko din po yun na 2013 pa nagsimula and then 2018 ako na, 2019 na po ako pala ako nag-start mag-vlog. So, hindi pa po ako nakakapag 1 month. Kasi po, ngayon, sa video na to is, November 7, 2019 na po. And, bukas pala ako mag 1 month sa pag-vlog. Happy 1 month to me. And sa mga nag-subscribe po pala, maraming salamat sa inyo. Kasi po, mag 1 month na ako bukas. And yung subscribers ko at I think, 200 subscribers na ako. And thank you so much po sa inyong lahat. Kasi po, malaking achievement na po yun para sa akin. Kasi sa isang buwan, naka 200 subscribers ako. Thank you! And the second question niya po is, who inspires you to vlog? Magandang question po ito. Kasi, ang una-unang nag-inspire talaga sa akin mag-vlog is yung YouTube channel ni Raven DG. I-search niyo po yan, si Raven DG, kasi po, napaka-interesting ng channel niya and na-inspire talaga ako. Kaya dito ko kumukuha ng lakas, ng loob para ipagpatuloy itong pag-vlog ko. So, salamat po sa lahat ng mga nag-inspire sa akin and of course sa mga sumusuporta din. Thank you po! Makita talagang tulong kasi ng support system. So, number 3, how do you handle being an employee and a vlogger at the same time? Actually po, yung mahirap lalo na sa time management kasi yung trabaho ko is 8 a.m. to 5 p.m. Yung pagva-vlog naman po isisingit ko pa kasi iisip pa ako ng content, gagawin, magfi-film pa ako, mag-edit pa ako. Actually po, nahihirapan po talaga ako sa pag-edit kasi hindi po ako ganun kabilis mag-edit. Like tinatamaan pa po ako ng katamaran ko sa may mga times po na 2 to 3 or 3 to 5 days hindi ko na-edit yung film ko, kaya po ganun kasi po nakakapagod din, so kailangan din naman ng katawan natin na magpahinga para po may energy na naman tayo, ganun. Pero at least po I still manage my time po sa pag-vlog and of course sa pagtatrabaho ko yon. And number 4, any tips for beginners na mga vlogger? So, mga for beginners, of course, beginner lang din naman ako kasi po, a month pa lang po ako eh. So, tips ko na lang po para sa atin lahat, patience is the key po dito sa YouTube or sa pagiging vlogger or sa pagva-vlog. Kasi po, pag wala ka po nun, talagang mawawalan ka ng gana, stop mo na lang. So, para po sa akin, kailangan ko talagang isipin na may goal ako and kailangan kong gawin tong inspiration para po makamit ko yung ultimate goal ko na gusto kong abutin. And alam ko naman po na lahat tayo is gustong makamit ang ultimate goal natin, lalo na po sa YouTube, lalo na po sa mga vloggers dyan. So, patience lang po and keep moving forward. And what are your dreams and goals? Wow! Actually po, yung dreams and goals ko talaga lang man sa buhay. Simple lang. Mapasaya lang yung parents ko. Makamit ko lang yung goal ko na, alam niyo po kasi gusto ko po magmasteral. So, nagpa-plan na po ako kumuha ng masteral degree for next year. So, sana po, matuloy ko na and masimulan ko na. And of course, hindi naman mawawala yung goal ko dito sa YouTube. Siyempre po, goal naman natin lahat na ma-reach yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. And makapag-monetize na po. Hindi ko po dini-deny. Eh, siyempre po, gusto natin lahat yun. Kaya nga po, nagsisipag tayo, eh, diba? So, yun na po. Simple lang po yung goals and dreams ko sa buhay. Mapasaya lang po parents ko. May bigay ko lang yung kanong gusto nila, yung mga kailangan nila.
And sa self ko din po, di naman po kasi ako, ano eh, high maintenance lasing tao eh. Simple lang po ako. Ganun lang. And, do you have someone you like at the moment? Love life. Actually, meron po. Yun lang. Very short. What is the meaning of love for you? For me, the meaning of love, yun yung feeling mo na contented ka sa partner mo. Yun lang. Para sa akin yun yung love. Kasi, kung hindi ka po kontento, at may nahanap ka pang iba, hindi mo siya love. Yun lang. Kung ako sa'yo, huwag mo nalang mahalin yung tao kasi pinipeke mo lang naman. So, yun lang. Sa panahon ngayon, sa mga millennial, yun nga po yung sabi nila na yung love, mahirap na hanapin. Yung true love, mahirap na hanapin. Kaya po maging cautious sana tayo sa mga bagay-bagay tungkol sa love. Ciao! Love guru! And, what makes you happy? What makes me happy? Simple lang. May pagkain lang dyan sa harapan ko. Happy na ako. May time lang ako sa pagtulog. Happy na ako. Kasi po, sleep is life talaga sa akin eh. Kaya po, ang dami ko pong pimples. Kasi, sleep po is, magsisleep na lang po ako for about 6 hours, mga ganun na lang. Kasi, kailangan po ng katawan natin ng 8 to 10 hours na sleep. Kaya nga po, tulog is life talaga sa akin. Kapag weekend po, gusto ko talaga matulog. Tulog na lang talaga ng tulog. Charot! Siyempre po, kumakain din ako. And, what is your sadness? It makes me sad kapag yung tao nakikita ko na hindi niya ina-apply yung mga sinasabi niya o mga pinapangako niya sa'yo. Hindi mo makikita sa kung anong ginagawa niya in actual. Kasi mga, yan lalo po yung mga pangakong yan. Paasa talaga yan eh, char. So yun nga po, hindi, kasi po mababaw lang po yung luha ko. Honestly, mababaw lang po yung luha ko and madali lang po ako umiyak. Pero in front po sa mga nakakakilala sa akin, in front of my family, my friends, hindi po ako umiyak kasi nga po ayokong masabihan nila na naawa sila sa akin, na I'm weak. Gusto ko makita nila na I'm strong. Kaya nga po, umiyak ako pag ako lang isa. Kasi nga po, nahihiya din naman ako eh. Nakapag umiyak ka sa maraming tao. Sa maraming tao. Kaya hindi naman po sa kinikimkim ko yung mga sadness na mga kapag nalulungkot ako, hindi po. Gusto ko lang, nasanay lang po siguro ako na naiiyak ako na lang mag-isa. And after ko umiyak, okay na ako. Happy na ako ulit. And, anong masasabi mo sa mga kabataan ngayon? Okay, sa mga millennials, sana po, ay, sa pag-aaral nyo talaga, sa pag-aaral nyo po, sana po, tumuto kayo, and, hindi naman po sa magiging, sa mag-study hard kayo, or what, tapusin nyo pong pag-aaral nyo, wag muna puro po love life. Okay, kasi po yung love, makakapaghintay po yan. Hindi po akong perfectong tao, pero at least po, I manage po na makagraduate ako with the flying color. Char! Chisara lang po ako. Hindi ko po pinabrag yun ha. Pero, proud po ako sa achievement ko, sa kung anong nakamit ko ngayon. And, alam nyo naman po, 24 years old na ako. And, eto pa rin, naghihintay na forever ko. Char! And, proud po ako kasi may stable job na ako, nakakapag-help na ako sa family ko. Sana po, yun din yung gawin yung goal sa life nyo. Lalo na po sa pamilya nyo na nagpapaaral sa inyo. Sana po, masuklian nyo din yung paghihirap na binibigay nila, na tinatahak nila para lang po makapag-aral kayo. Yun po. Anong mensahe mo para sa mga manloloko at paasa? Really, nigga? Hindi ko na lang alam. Kung ako sa inyo, stop nyo na yan. Kasi po, biktima din ako ng isang manloloko at hindi naman paasa. Manloloko lang. Ay, sana naman magbago na kayo. Lalo na ikaw. Char! Pero yun nga po, sana po magbago na kayo and maisip nyo din na nakakasakit kayo ng damdamin ng iba. Kasi po, yung niloloko nyo, binubuhos niya yung pagmamahal niya, true, honest siya, loyal, faithful sa inyo. Tapos in-return, lolokohin nyo lang. Masakit po yun. Kaya po sana, isipin nyo muna bago kayo magloko. Kasi po, masakit din. Kasi po, iba yung sakit na nararamdaman. And for sure, forever na po yun, it instills within. Yun po. Hindi ko naman po sinasabi na sa mga for lalaki lang to ha. Actually po, meron din naman kasi mga babaeng manluloko. So, for both gender po ito. So, nahulog ko na ba sa taong hindi ka kayang mahalin?
Mukhang hindi naman. Kasi po, cautious ako pagdating sa love. Pag alam ko hindi ako kayang saluhin, char, hindi ko na po, I'm not letting myself na ma-fall sa taong alam ko naman na hindi ako kayang mahalin. Wah! Marupok ka ba? This question, oh. Siyempre, marupok ako. Very. Char. Yun lang. And, paasa o umaasa? Pwede o yung sagot ko. Umaasa siguro. Ano ba? Hindi ko po alam. Basta po, hindi ako paasa. Hindi rin ako umaasa. Basta alam ko lang, marunong lang ako magmahal. Yun lang. Mahal ka o mahal mo? Mas pipiliin ko po yung mahal. Mahal ka. Kasi para sa akin, malalearn mo naman po talaga na mahalin yung isang tao kapag nakikita mo sa mga actions and words na sinasabi niya na nagtutugma and honest siya sa sarili niya. Alam niyo po kasi yung bagay na gustong-gusto ko sa isang lalaki, sa isang relasyon is maging faithful lang at maging honest lang. Yun lang. Yun po. Kasi po, iba yung impact kapag yung lalaki interested talaga sa'yo and gagawin niya lahat para lang mapasaya ka. Kahit sa mga simpleng bagay lang po, hindi naman po ako naghahangad ng bonggang relasyon. Like, ganyan. Simple lang po ako. Sabi ko naman po kanina, simple lang po ako and low maintenance lang po ako klaseng babae. Yun lang. Konting kwek-kwek lang. Ganon. And, mahal, okay, so ito na po yung last question ni Princess Anlin. Lights on or lights off? Without further explanation, answer ko is, lights off. Yun lang. So, tapos na po yung question and answer portion, and maraming salamat po sa nagtanong kay Princess Anlin, and gusto ko lang po i-shoutout yung Team A. Hello Team A sa inyong lahat. Sana po nanonood kayo. And maraming salamat po sa panonood, and sana po don't forget to hit the like, share, and subscribe button, and of course the bell for notifications. Maraming salamat po and see you on my next vlog. Thank you, bye! 'Cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a picture, I'm a daughter and a sister. Sometimes